ilan sa mga proposal, ito po ay i-discuss pa rin namin sa mga stakeholders kung paano mababawasan ang volume ng sasakyan sa Kamaynilaan. Yung una po ay 50% traffic volume reduction po yung add-even scheme. Mga sasakyan na may ending plate number na 1, 3, 5, 7, and 9 ay makukover po ng number coding scheme tuwing Lunes at Huwebes. Pag Wednesday po, walang coding. At yun naman pong mga even plate numbers ending 2, 4, 6, 8, 0 ay makukover ng number coding scheme Tuesday and Friday. Ang mga oras po niya ay during rush hours lamang, between 7 a.m. to 10 a.m. ng umaga at 5 p.m. to 8 p.m. ng gabi. Yun naman po isang traffic volume reduction scheme kung saan 40% po ang posibleng mabawas. Tuwing Lunes, ang makukover po ng number coding ay yung may plaka na ang hulihan po ay 1, 2, 3, and 4. Pag Tuesday, 5, 6, 7, and 8. Wednesday, 9, 0, 1, and 2. Thursday, 3, 4, 5, 6. At pag Friday po ay 7, 8, 9, 0. Bali, dalawang beses po makukover ang isang sasakyan ng number coding scheme. Isang linggo, again, between 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Nito pong March 17, 22, and 23, Mr. President, tayo po ay nag-conduct ng traffic summit. Ang nagmarka po ay ang agreement ng bawat isa na sobra po ang dami ng sasakyan dito sa Kamaynilaan. Kailangan po talaga i-reduce. Last year alone, 300,000 vehicles po ang nabenta at 60 to 73% po niyan ay pumapasok sa NCR. Target maipatupad ng MMDA ang bagong traffic scheme sa NCR. Monica, sa buwan ng Mayo, kasabay ng paghahanda sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral, ay inaasahan ng Metropolitan Manila Development Authority na ipatutupad na nito ang bagong traffic scheme. Ipinagutos rin ni Pangulong Rodrigo Duterte na agad na pag-aralan at isapinal ang pangapanukala. Iba't ibang hakbang laban sa mabigat na trapiko ang napag-usapan sa isinagawang traffic summit ng MMDA kasama ang iba pang ahensya, lokal na pamahalaan at mga traffic stakeholder. Ngunit ilang panukala lang ang tinitingnan ng MMDA na posibleng maipatupad. Ang agreement ng bawat isa na sobra po ang dami ng sasakyan dito sa Kamaynilaan at kailangan po talaga i-reduce, Mr. President. Last year alone, Mr. President, 300,000 vehicles po ang nabenta at 60 to 73% po niyan ay pumapasok sa NCR. Ayon pa sa MMDA, tatlong traffic schemes ang pinakaposibleng maipatupad sa National Capital Region na kanilang pinipili. Isa rito ang mas bagong number coding scheme kung saan dalawang beses na hindi makapabiyahe ang isang sasakyan sa buong linggo maliban na lang kung holiday. Sa panukalang ito, 50% ng mga sasakyan ang inaasahang may aalis sa kalsada sa mga oras na ito ay ipatutupad. Para naman sa ikalawang panukala, mas pinalawig na number coding scheme ang ipatutupad kung saan apat na plate number ending na ang ipagbabawal sa bawat araw. Tinatayang 40% naman ang mababawas nito sa traffic volume. Habang ang pangatlong panukala ay ang muling pagpapatupad ng original na number coding scheme kung saan isang beses sa isang linggo ipagbabawal ang pagbiyahe ng sasakyan at nasa 20% lang ang traffic volume reduction. Planong ipatupad ang alinman sa mga proposed traffic schemes tuwing rush hour, particular na sa pagitan ng alas 7
7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ayon kay Alberto Suansing, Secretary General ng Philippine Global Road Safety Partnership, mabigat man kung ipatutupad ang alinman sa mga naturang panukala, ngunit kailangan itong isagawa ng pamahalaan para maibsan ang mabigat na trapiko sa NCR. Let's say, nag-umpisa ka ng number coding, nasusolve mo yung problema, no? But then, overtime kasi yung mga tao, pag may pera, bili ng panibagong, ng second vehicle, no? Para magamit na during kung bawal yung kotse na gamitin on certain days, ano? Kasi mobility nga pinag-uusapan dyan, no? Pinag-aaralan na rin ng MMDA ang pagpapatupad ng iba pang work scheme gaya ng 4-day work week kung saan 10 oras ang trabaho ng bawat araw o di kaya ay work from home ang ikalimang araw. Ngunit mas tinitingnan ng ahensya ang pagpapatupad ng mas magaang oras o mas maagang oras ng pasok. Partikular na sa mga opisina ng gobyerno mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ayon sa Civil Service Commission, aprobado naman nila ito noon pang 1990 kung saan isang memorandum circular ang inaprobahan para dito. Kung posible, posible po. And we will try to incorporate it sa flexi workplace kasi flexi workplace started only during the time of pandemic. Yung flexi workplace natin, yung work from home, di ba yung skeleton workforce. But now we are making it permanent together with the DST in-incorporate na namin dyan. Monica, kasalukuyang pang pinag-aaralan sa Metro Manila Council ang mga naturang panukala. Nagsasagawa pa rin ang MMDA ng vehicle count sa EDSA at inaasahan natin na maglalabas ng datos ang ahensya sa mga susunod na araw. Monica. Sure, ito bang mga proposals ng MMDA? Paano sila nag-come up with these proposals? May mga eksperto ba silang tinanong o kinonsulta tungkol rito? At kumustahin ko na rin ng traffic recently. Ito ba ay bumalik na sa dating sitwasyon pre-pandemic times when it comes sa volume ng mga sasakyan? Monica, itong mga rekomendasyon na nakuha ng MMDA ay mula sa mga suhestyon ng iba't ibang mga stakeholder. Kasama na dyan yung mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila at iba pang mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Ito ay nabuo doon sa ginawang traffic summit noong nakaraang linggo na pinangunahan nga ng MMDA. Tatlong araw na kanilang pinag-usapan yung mga problema at mga posibleng maging solusyon sa mga mabigat na traffic nga, lalo pat bukas na yung ilang mga karamihan sa ating mga industriya. Sa yung tungkol naman sa kanilang rekomendasyon or kung ano yung kanilang tungkol naman sa kanilang rekomendasyon, yun ay binigay nga ng iba-iba mga ahensya ng pamahalaan at yan ay nakabase rin doon sa mga bilang ng mga sasakyan na sa ngayon ay umaabot pa lang sa 370,000. Yan yung huling bilang na ibigay na ng MMDA doon sa traffic summit din, ano? At yung bilang na yan ay patuloy pa nilang ina-update dahil yan pa ay bilang ng mga nakaraang linggo pa. At sa ngayon nga ay kanila pang inaalam yung mga updated number of vehicles na dumadaan, particular sa EDSA sa ngayon.